Yo, what's up, kakamay? So, good morning sa inyo lahat dyan. Parang medyong pause tayo. Gusto ko lang i-congratulate si, si By Japper Sniper. Kasi 4 days uploaded yung, yung isa sa mga videos niya. So, kahapon pumunta siya dito kasi, di ba, nagpagawa ng, monetization application ni Mang Uging. So, tinignan namin yung isa sa mga videos niya, 554. So, after a day ngayon, 941 yung chinek ko, nag 1 million views na po. So, congratulations. Sana YT, ibigay nyo yung yung tamang revenue dun sa 1MK By Japper. Kasi para sulit naman yung yung views. So, para kumbaga, magbigay ng ng justice dun. Kasi, ang laki nun eh. So, hindi biro yung 1M na views na yun sa within 4 days. So again, congrats kay By Japper. At the same time kay kay Ninang Let, maraming salamat po sa sa binili niyo pong mga t-shirts. So last time, try ko t-shirt lang. So plural, marami. So ito na po, gawa na po yung yung t-shirts na Ninang Let. Yan, mayro lang, may chocolate lang. So yan na po. Nakapak na po siya. So ready for delivery na po yan. So ipipiyan ko na lang si Nalin kung kung kukunin ko ping yung address niya. At the same time, salamat din kay kay Sir Michael Clarin. So yung dalawang t-shirt na pinurchase mo po sa akin, mamaya ibibigay natin sa isa sa mga followers natin ng mga Sword Family, at the same time sa nagpa-follow do sa akin, yung dalawang kaibigan ko na taga rito sa sa Laguna. So doon ko na lang po binigay kasi siyempre gustong-gusto nila magkaroon ng ng clothing natin. Ayun na, binigay ko na lang kay Mrs. at si Wiz na lang magbibidyo. Tapos yun, i-attach ko na lang po dito. So again, maraming salamat kay kay Sir Michael Clarin. So sana mapalood nyo, sir. Medyo na-delay lang kasi siyempre, naghahanap tayo ng mapagbibigyan. Sabi mo nga, ako ang bahala. So thank you sa tiwala sa sa pag-purchase sa items natin, sa merch natin. At the same time, congratulations nga pala kay sa UP Fighting Maroon. So yun, ang dupet ng laban. At kay JD Kagulangan, ang gulang mo sa laro. Ayan, lapit, ang lapit. Mapanglamang ko sa lagay na yun na dinali mo yung Ateneo sa within 1.5 minutes. So naka-score ka ng 8 points at the same time 1 assist. Kaya sa inyo talaga yung na yun, yung laro na yun. Talagang binigay sa inyo with the, for the past 36 years na hindi nyo na nakuha yung championship yan. Deserve nyo ngayon na makuha yun. Kaya lupit, ang lupit ng laro na yan, JD Kagulangan. Kaya congrats sa UP. Tsaka nga pala mga kamay, mag-update tayo. Pupunta ko nga pala yung yung sublimation printer natin kasi pinaayos natin dun sa sa payusan ng ng technician. Hindi ko alam, wala pa kasing update kasi di ba nag-weekend, sarado siguro. So nakaka 4 days na yata yun dun. So pupuntahan ko siya mga kamay para tanungin ko kung magagawa ba siya, kung kailan matatapos, anong dapat anong kailangan, at magkano yung babayaran natin. Kasi sa totoo lang mga kamay, binili ko yun, hindi ko pa napakinabangan. So kumbaga naglabas tayo ng ng puhunan, hindi pa natin nababawi ni pisong duling. So yung pera na yun na pinang-purchase natin doon is pinairam lang po sa atin. So merong halong disappointment sa part ko kasi na out of warranty siya dun sa natin, sa pinagbilan natin. Kaya shoutout sa inyo, ayusin niyo yung serbisyo niyo, tapos yung yung ginalagay niyo sa sa online na bilihan. So yun, sana nagbigay na ako sa kanila ng advice na next time ganito ganyan, kasi ayoko nang magipag-argumento sa mga sa lagay ng sa bagay na yun. Kasi wala naman po akong makakukuha ng maayos na sagot kasi syempre nasa defensive mechanism. So wala na tayong andun. So hinayaan ko na lang po, bahala na po si Lord na mag-guide sila, mag-guide sa atin at mag-guide sa kanila sa tamang pamamaraan. So yun, punta natin mga kamay yung yung subli printer. At the same time, so may sasabihin din ako dito sa na dito sa vlog, idudugtong na lang natin para at least sulit na itong vlog natin. So lahat may sabi natin dito sa vlog. Yan mga kakamay, alis na tayo kasi mukhang uulan na naman. Hingi ng ng aso.
So, familiar. So, uulan na naman mga kamay. Three straight days na naulan. So, pupunta lang natin ano, yung printer update natin. Say 4 days na dun. Tingnan natin kung anong kung magkano ang gagastusin o kung maayos pa ba o hindi. Ayan, suit natin ano ni Tintim, make it possible. Tapos kay by Japper na so weird. Siyempre, solid to. So with family. So magka-tricycle na tayo. Tapos magdala akong ano, dalahan kasi may kukunin ako na ano, ulam dun kay Mrs. Yun mga kamay, problema mga kamay, walang ano, walang tricycle dun sa may kanto. So lakad lang tayo. Ayan, dito. Nasa highway lang naman tayo. Malapit yung bahay natin sa highway. National road to mga kamay, di ba? So pamilya na to sa inyo. Tingin yung ulat mga kamay. Madilim na naman, oh. Talagang babagsak yan. So hindi ko alam kung ano, wala kasi yung update sa ano, sa weather, sa pag-asa, kung ano, kung meron bang ano, bagyo or normal lang to dito. Sa amin kasi ano, di ba summer ngayon, May, dahil mainit, di ba? Pero halos panay-panay ano, na ulan. Grabe, oh. Tingnan mga kamay, lalakaran ko. Nasa na road. Lapit na tayo dito. Liliko na tayo sa ano. Sa may. Dito. Liliko tayo dito. Yan. Parang ano rin ito eh. Kaliputol. So, nandiyan yung ano yung District Hospital. Yan. Dito na tayo sa computer shop. Dito ko pinagawa. Yan mga kamay. Nakuha ko na yung printer. Ah, ito na. Yan. Try na ako, try sige. Hindi ko na nang video ang kanina kasi kinuha ko agad kasi may kinuha din ako kay Jesus. So doon ko na yung ikuwento kasi nasa tricycle tayo, hindi nyo maririnig. So i-update ko kayo din sa printer na to. Yun mga kamay, nakarating na tayo ngayon sa bahay. So binuhat ko na lang itong ano, yung printer, di ba? Kinuha ko na dun sa computer shop. So na-check na ni Kuya, kaso lang hindi niya nagawa kasi first time niya na ano, na-encounter ng ganun na ang sira is yung board. Hindi niya nasabi kung anong klaseng board na yun, pero hindi daw ang depekto is hindi daw sa ano, sa power button o sa okay yung power supply, yung may board na ano na kailangan ayusin o palitan. So ibig sabihin baka defective talaga tong naibigay sa atin na ano, na printer. So yun, kukontakin ko ulit yung ano, yung pinagbilan namin, i-report ko lang na ganun ang nangyari. So hindi na may pag-diskusyon at the same time papagawa ko na lang itong ano, printer kasi out of quarantine na siya mga kamay. So na-disappoint sa party ko kasi syempre nga namumuhunan tayo dito tapos walang bumalik, kumbaga sira agad, hindi napakinabangan. So lalabas ko ulit ng pera para maayos yung board na yun, para magawa at mag-function siya ng normal. So hopefully hindi malaking gastusin kasi syempre yun nga, sinasabi ko nga, itong pinambili natin dito is pinahiram lang sa atin. So kailangan natin ibalik. Kaya yun nga, yun lang pinaka talaga disappointing part, yung hiniram yung ano, yung pangan natin dito, yung pambili. Tapos ganun nangyari. Pero siyempre, kailangan natin tanggapin. Shit happens sometimes. So ito yun, isa tong part ng shit. So yun, kaya shout out sa ano, sa binila namin. So yung produkto nyo, ayusin nyo. Kahit nasabi natin sa galing to sa Epson, shout out sa mga taga Epson dyan. So yung quality nito, syempre hindi ko alam kung saan to ginawa kasi may mga Chinese character eh. So yun lang. Pagbutihan nyo yun ng pagbibenta nyo ng ano, ng mga items yan. I-check, i-show nyo yung quality. Okay, para hindi magkaganito, magka-problema. Tsaka sa mga nag-order ng online, so once na dumating yung item, wag nyo muna i-order receive. Isa yung sa na-realize ko na wag i-order receive. Hayaan nyo muna na nandiyan sa inyo ng ilang araw. At the same time, saka nyo i-receive kag okay yung takbo ng items.
Kasi pag hindi, pwede nyo i-refund. So, yun ang ano, isang advice na may bibigay. So, yun mga kamanya, hayaan nyo na yung printer na yan. So, meron pa akong isang ano, isasabihin sa inyo. Idudugtong na lang natin to kasi meron sa akin na gano'n, nag-add. So, ano ko, tingin ito. Siyempre, in-accept ko. At the same time, nag-PM sa akin. So, humingi siya ng tulong. So, nag-send siya ng pictures sa video. So, siyempre, di ba, sa atin kasi, nisip muna natin, para makaiwas tayo ng scam, hindi tayo maniniwala basta-basta. So, pero meron ako idea sa kanya kasi nga, naibanggit na sa akin ni Manay Nani yung tao na yun. Pero hindi niya directly kakilala or hindi niya nakausap. Parang sinend niya lang sa akin yung parang message din. So, yun. Ang nangyari, kinausap ko itong tao na to kung pwede siya ano, maka-video call para makita natin na, ano, na legit siya. So, yun. Tinawagan ko, nag-usap kami. So, yun. Verify ko na legit siya nga yung nasa picture pati yung anak niya. Kasi yung pinaka-concern niya, yung nasa anak nga niya. So, tapos nabanggit niya kung magkanong ano kasi tinanong ko anong mga gastusin ito ganyan. So yung operation dun sa ano sa puwet kasi wala pong butas ng puwet ng bata. So dito lang po sa may ano sa may tiyan may butas dito tapos ano pinapadaan pag nagdudumoy po dun na lang sa bag. So yun parang po magkaroon ng butas yung ano yung puwet kailangan operahan. Nagkakalaga po yata ng 60 to 80,000 yung pong range. So sabi sa kanya, tumapis sa mga government agencies baka maayudahan. So nagawa na daw nila yun kahit papano naayudahan. At the same time, hindi rin sapat kasi nga yung tatlo po silang ano, mama ano na yung asawa niya na babae at siya tapos yung anak niya, puro po ano may ano po may disability. So siya sa visual yung nagpapaping mata, yun po ang namana din ng anak niya na bata. Tapos yung asawa naman niya hindi po makalakad kasi may polio yata. So yun, naka-wheelchair po siya. So yung pinagkakitaan nila yung pagkabuhayin kasi hindi nga sila makapagtrabaho. Meron po silang ano, maliit na tindahan. So meron po sa kanila nagbigay before na para iparolling. So yun, tinanong ko rin kung magkano nakukuha nila per day. So tamang-tama lang talaga sa ano, sa pang-araw-araw as in sobrang ano lang, nasa 200 pesos per day pong nakukuha nila doon. So, siguro ko, ano na yun, gross na yun. So, yun, sayo sa kanya, titingnan ko, babalikan ko sila. At the same time, hindi ako nangako sa kanya kung ano, susubukan ko lang na ilapit. So, yun, sa mga gusto magpaabot dyan, lalagay ko po dito yung ano, GCash number ni Kuya. Tapos yung name, GCash name, para makita niya po na yan po yung pinaka-legit na, ano, na GCash ni Kuya. Tapos yung number na yan na GCash number niya, pwede niyo pong tawagan. So yan din po yung ano, number niya. Pwede niyo pong tawagan, kontakin kung gusto niyo magpaabot ng tulong via kung saan mga ano. Kasi kung wala kayong GCash o ano, baka sa mga ibang padalahan. So kasapin niyo lang po si Kuya. Direkta na lang po, wag na ninyo sa akin padaanin kasi ako... magiging tulay lang ako ni Kuya para at least masabi ko po na legit po yung ano yung concern niya kasi para po sa bata yun eh hindi mo naman po sa ano kasi sa magulang naman kumbaga sa akin hindi niya na kasi iniisip yung ano yung sa kanila yung sa bata na lang para at least yung parang gusto niya talaga ma-operahan yung anak niya doon sa magkaroon po ng ano ng boots ng pet para doon na po dumalo yung ano yung dumi. Hindi na po sa bumibili pa sila ng bag para doon na no. Parang doon ba ilagay yung dumi ng bata. So, yun. So, again, lalagay ko po dito yung number ni Kuya, yung GCash number, yung name. Yun, direktahan niyo na po i-deposit sa kanya. Yun, mag-message, may ano naman po yun, may message naman po yun. So, para ano, sabihin niyo na dito niyo na panood ng ano yung panawagan. So ako na lang po nagsabi sa kanya na magiging tulay niya. So legit po yan. Yan po yung number. Wala na pong iba. So para hindi po magamit sa ibang ano, sa mali o sa kasamaan yung ano yung... Kasi sabi ko sa kanya, advice ko siya na huwag siya basta-basta nang mag-send ng mga pictures o mga videos na lalo na sa hindi mga kilala. Kasi baka pwede magamit niya sa hindi maganda. So yun. At saka ano, yung... Papasalamat ako shoutout kaya sa suporta lagi niya na ni Kumbrother DIY Toilets, tapos sa Togscope family, nagpaabot pa kami ng tulong kay Kuya.
So nagtesting pa ako sa kanya dun sa GCash para ma-sure ko na sa kanya talaga yun. So nagpadala ako ng 3,000 pesos. Yan. Tapos sumunod yung 5K. So total 8,000 pesos. Yan. Coming from Togs family. Yan. Hello po. Maraming salamat po sa Togs family at sa Converters. Maraming salamat po. Sa malaking tulong po na binigay niyo sa amin. Napanggatas po ni Alvina. At sa tindahan po. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po sa amin. Yan, na ano po yan, na meron pong pundo sa akin dito na galing kay ano, na nalikom ni Manay Nani dati. So ginamit po yun para at least ma-distribute natin yun, yung i-extend natin na tulong sa mga nangangailangan. So kahit na maliit po yan, at least makakatulong po yan sa ano, sa pang buhay-buhay ni Kuya. Tapos sa panggastos ni ano, ni nung baby, nung anak, kasi 3 years old pa lang po. So panggatas, pangbili ng bag, at the same time yung pangkonting puhunan. Sabi ko sa kanya, paghati-hatiin niya na lang. Tapos meron silang ano, additional source of income sa tindahan. Matagdagan yung paninda nila. So, yun mga kamay. Hanggang dito na ating vlog kasi panawagan to. Para inisa-isa ko na sa printer, sa panawagan. At the same time, sa congratulatory kay ano, by Japel sa pagiging ano, pag-upload niya ng isang video. 4 days lang, 1M. Lupit, bye. Congrats sa'yo. So hanggang dito na lang ating ano, vlog mga kamay. Maraming salamat sa mga kapanood at manood at mag-extend ng tulong kay Kuya at sa pamilya. Thank you talaga mga kamay.